Hi guys! Kumusta mo diha? Mayong gabi, mayong buntag, o mayong hapon kung asa man mo karon naglantaw ani nga video karon. So karon guys, nato sa kusina. So magluto ta no. Ganina akong work sa iyo. So wala na ko ilang buhaton. Matulog unta ko para maka-relax pero una-una na ako pag matulog mong kugko, but my problem is dili na po katulog unya gabi. Sayo pa man ko ugma sa buntag sa work. So dili lang ko matulog. So mag-bake na lang ta. Magluto na lang ta. So wala lang mabuhat diri no sa pag nakasalaing nasod kay wala man kay mga kachika-chika kaayo ug naay mga kachika-chika lang na mga amiga kadyo trapod kay lain-lain mag mga oras na po sa lain-lain mga trabaho no. So wala man tay buhaton, magluto na lang ta. Pampatambok na pod. Kao na pod no. So ang atong lutuon karon ang blackberry cobbler. So kani nga recipe ako ra ni siya kung nakatunan sa internet. So unsa na lang na mga recipe ang inyong mauna-hunaan, i-search ninyo sa internet, daghan kayo siya. Makatpon ka sa ano sa maski dili ka kabalo muluto, basta mag-search ka, imong sundo ng guide na lang kay ingredients, kumbati na makahimo na ka. So magsugod na tano ang atohang mga ingredients aning blackberry cobbler. So blackberry of course, 2.5 cup, pwede fresh or frozen. Kaning akong gigamit is frozen na siya. And kailangan natin ng 1 cup of all-purpose flour. Isa ka tasa nga all-purpose flour. Isa ka tasa nga sugar. Oops, I spilled the sugar. 1/2 cup nga butter melted. So kung wala may microwave diha, hindi na po ni i-melt sa inyo ang pot. Tapos, 2 tablespoon nga baking powder. And 1 teaspoon nga salt. Kani akong gigamit is Himalayan salt. So, pili lang regular salt. Ako lang siyang i-testing. First time na ko na siyang matest na gigamit na ko ang Himalayan salt sa aning pag-bake. So, we need also 1 cup of milk. So, muna siyang main ingredients para mabake na to ang blackberry cobbler. Tapos, kinahanglan po na to og container. At least 9x7 ang measurement niya. Kayon, para dili mo tapot ang atong gibake, kinahanglan na itong ubrasan og oil. Diba sa ito, diya sa probinsya, no, pag na yung mga fiesta, na yung mga dagkong hikay, ang nga ng mga kaldero, diba mga dagkong kaldero man itong luto, ano? Diba ito ang kahira ng oil? Kaya para dili matapot ang takuling, para dali siyang limpihan. So, same din sa pag-bake, para po dili mo tapot ang atong mga, ang atong giluto, atong brasan ng oil. So, mo na shape purpose sana, no? So, ngayon, magsugod na ta! O, gluto! Magsugod na ta o gama sa atohang blackberry cobbler. One cup milk. 1 cup sugar. 1 cup all-purpose flour. 2.5 cup of blackberry. 1/2 cup of melted butter. 2 teaspoon of baking powder. 1 teaspoon of salt. And an empty container. So, ang first step na atong pagkabuhaton,
sa isa ka gamay nga container. So this one na lang atong gamiton is i-mix nato ang kaning blackberry sa sugar. Mix nato ang sugar diri sa blackberry. Tapos kayon. O kayon lang. Kayon lang para ma-mix siya ang sugar o blackberry. So pwede mo makagamit og fresh na blackberry. Kanya akong gigamit frozen man siya. So kung mas mahimo og nako may mas dako ani nga container para mas sayon og ukay, para mas masayon og mix. Dito na niyo i-mix. Tapos, para magawas ang syrup sa fruits, inani siyang i-sit aside for at least 20 minutes. So, para magawas ang syrup niya. Ang duga sa fruits, sa blackberry. So, manini siya. Ito na siyang i-set aside. Next na itong pagkabuhaton, kinahanglan ta og bowl. Huwag na mo mixing bowl. Kung ano yung mixing bowl, para ma-mix na ito ang flour, baking powder, ang asin, og ang gatas. So, ang akong buhaton, para dali siya ma-mix, para pino ang ano flour, magamit ko og salaan. Strainer. Bisaya, salaan man ni Samuha eh. So, tawag ano din niya sa inyo, guys. Samuhang David, ano, salaan. So, ayago na to siya. Para pino. Para dali siyang maano. Walay mga ukol-ukol ba inibutang na sa, ano, sa liquid. So, tanaw siya, diba, fine. Fine ang powder. I mean, ang flour. Wala siya akong buhat pag mag-ano. Wala yung mag-ukol-ukol. Tapos ang baking powder, ako po na siyang ayagon. Ako po na, sorry. Yan, ayagon po na siya na ako. Para pino. Kung na yung mga dag ko nga ano. Oh, see, wala na. Pino siya. Dayon ang asin. Ako na lang i-diretso butang. Asin. Ang ginabuhat is ina. One at a time lang. Para ma-mix siya ng sakto. Ngayon guys, while naging nanita, ang atong oven, ato nang ipa-preheat.
375 degrees Fahrenheit. So make sure lang na wala yung mga lumps ang ano. Mo lang yung sumaigi para dili maanak siya. Tama na wala mga ukol-ukol sa tao. Ukol, plus ano na kayo mga ukol-ukol. So, mix lang yun. Kung meron, naamay kuan ka ng mixing machine, pwede. Mas madali, mas nindot. Ako wala man, so manual lang itong gamiton. Pwede po damag and whisk. Layo next na itong ibutang guys ang melted butter. Butang na ito. Mix lang na ito para ma-mix o ka-insakto, maayong pag-mix. Dayon ang ato ang pan dapat na ay i-brush og oil para dili mo tapot, no? So ito na siya ibutang diri. Tanga na to sa pan na atong gamiton sa pag-bake. So, muna niya yung itsura, guys. After anak niya, katong atohang fruits na gisit asad ganina, ato na pong ibutang. Kutsarao na to. Hindi. Saraan na to pagbutang. Demi sugar. So spread lang inyo ano, sakto sa inyong pan para make sure ninyo na tanan na side na ay fruits. Bili kay sa isang side lang. Make sure na even ang pagka-spread. Dayon, ato na ni siyang ibutang sa atong oven. I-bake na to ni siya for about 45 to 55 minutes. So, i-bake na nato ni for 45 to 55 minutes, guys. So, yun yung ating blackberry cobbler. Guys, yan na. Luto na siya. Pero gusto ko siya muna ma-brown-brown pa ng konti. So, ibabalik ko muna siya. Kahit 5 minutes to 10 minutes. Okay. Gusto ko siya ma-brown-brown pa. So, naluto na ang ato ang
blackberry cobbler. Wag sakto lang yan, pagka-brown. Wala na siya guys, kasi nasunog na nito. Yan! Ay, dyan lang. Ayan na itong finished product. Blackberry cobbler. Paatosan pa, ano? Papagawin na ako. So now I have one finished product, blackberry cobbler. Kasi siya pagkagnawon para kontinuan. Para pa rin ng champilo one with ice cream as our dessert. Mga niya itong finished product. Blackberry cobbler. Yay! Success! Tilaman na ito kung lani ba or sakto ba itong timpla. Ito ito ka-ice cream. So yan, tigman lang natin. So, pwede niyo lagyan ng whipped cream or ice cream. Pero nang ginamit ko, ice cream. Masarap siya. Kung gusto mo mahilig kayo sa tamis, pwede ninyo kuhaan ang measurement sa sugar. Tamis yun nun siya. Overall naman sa itong recipe, good naman. Salamat sa inyong pag-subaybay sa atong video karon guys. Thank you for watching our videos at sa ating mga susunod pa na videos para maging updated kayo. Click nyo ang notification bell at subscribe po kayo sa ating channel kung gusto nyo po kong support. So subscribe lang po guys. Dagang salamat. See you next time. Bye-bye everyone. God bless. Thank you. Bye-bye. See ya.